Masayang panahon sa inyo mga ka-taxpayer kong minamahal. Pag-aralan ho natin ang right against prolonged BIR audit. Right against prolonged BIR audit. Ito ho yung, kumbaga, pasensyahan nyo na ho yung aking lengguahe. Ito ho yung pinipilit na nakawin, alisin sa inyo ng mga BIR officials. Sa kadalahinan ng ito po ay right, karapatan. So, pag tinanggal yung karapatan sa'yo, natural, ma-open ka sa attacks. Ang karapatan ho kasi is para ho yung mga fences. Yan yung ho, kumbaga, yun yung sa Port Santiago o Port Bonifacio, yan ho yung mga nakaharang para ho hindi makapasok yung kalaban. O di, pag yung kalaban humingi sa'yo ng waiver, o yung BIR official humingi sa'yo yung waiver, eh kalaban yan. Diba? Bakit tatanggalan mo ng karapatan yung isang tao? Yun yun eh. So, right against prolonged BIR audit. Yan ho yung topic natin. And definitely, may bad effect yung pag-waive ng inyong karapatan. So, ano ba sirang itsura ng waiver? Ayan. Ito po yung itsura ng waiver. May da-download nyo ito sa BIR website. Ayan po. BIR website. Meron ho niyan. Basahin nyo ninyong maigi bago ho kayo mag-type at mag-pumirma at mag-submit niyan sa BIR office o official. Ayan po yung kabuuan niyan. Now, ito po yung bad effect. Ayan. Ito naman po ay pwede nyong i-download sa Court of Tax Appeal website. Yun lang naman po ako eh. Napakadami hong impormasyon na pwede kayong kumuha o kunin sa Court of Tax Appeals. At ako po ay kumukuha doon. So, ito po yung bad effect. So, dinimanda po ni Surplus Marketing si Commissioner ng BIR. O, yung BIR kasi dinidemanda talaga si Commissioner kasi representative siya ng BIR. Okay. So, ito po, nagalit si Surplus kasi binigyan siya ng assessment na ito po yung kalaki ng assessment. Ito, 229,145,000. Eh, kahit na sino ba naman, kahit ako, magagalit ako pag nakareceive ako ng ganyang assessment, di ba? So, ang problem kasi, sir, ang mali, teka muna, bago ko ipagpatuloy yung bad effect, ini-invite ko kayo na maging member ko sa ating tax specialista YouTube. So, yung second part ho nito, dito ko ho i-discuss. Okay, ano ang dapat nyong gawin? Anong strategy ang dapat ninyong gawin? At kung gusto naman ho nyo ng expert level, nandito ho yung mga sekreto ko tungkol ho sa paano humawak ng NOD hanggang sa FDDA. Okay. At kung gusto nyo pong maging supporter, ayan, become a supporter, pumunta lang ho kayo sa Taxpayer Facebook. Okay, yan po yung mga pwede ho ninyong gawin sa buhay ninyo. So, balik ho tayo sa pinag-aaralan natin. Ano ang kasamaan? Ha? Ano ang kasamaan ng isang BIR waiver? Napakabuti nitong taxpayer nito, masyadong masunurin. So, nag-issue yung taxpayer ng, ng limang waiver sunod-sunod. Kada hingi ng BIR, uy, mag-issue ka ng waiver. Ay, hindi pa namin natatapos yung audit mo eh. Mag-issue ka uli. Ay, hindi pa rin namin natatapos. Mag-issue ka uli. Hanggang nakalima. Limang waiver yung in-issue. Ayan. Pero kung ako po ang iyong tax specialista, may gamit yung waiver. May good thing din yan. Pero mas marami ho yung bad thing. Yun. So, dahil winaive niya yung karapatan niya, ano yung right against prolonged audit, nakapag-issue tuloy yung BIR ng assessment. Grabe yung assessment, kung makikita nyo. Kulang-kulang kalahating bilyon. Kalahating bilyon. Ibig sabihin, 500 million yung assessment. Ang daming zero. Diba? Peso si peso yan. So, ngayon, ang bad thing ng prolonged BIR assessment, nagkakaroon ka ng assessment. So, isa sa mga paraan, ayan, sinasabi ko na sa inyo, isa sa mga paraan, makinig ka,
isa sa mga paraan para hindi ka makatanggap ng 500 million assessment, huwag kang pumirma, huwag kang gumawa, huwag kang mag-submit ng waiver of statute of limitation. Kasi pinahahaba mo yung power ng BIR na issuehan ka ng assessment. Yun lang yun eh. So ngayon, tatanungin mo ako, sir, mga paano ba, kailan ini-issue yung waiver? Oh, panoorin na. Ayan ang BIR game plan. Okay. So, umpisahan ng BIR na magpa-issue sa'yo ng waiver somewhere here. Here. Ayan. Preliminary assessment notice. So, anywhere from here to here, yan. Preliminary assessment notice, formal letter of demand, final decision on disputed assessment, and final decision on disputed assessment number 2. Ito pong area na to, dyan sila nagpapa-issue ng waiver. Okay. So, malayo pa pala. Talagang malayo. Okay. So, ang diskarte, pag nagpa-issue ng waiver, tanggapin mo lang. Pero hindi mo siya isasubmit. Tanggapin mo. Ang strategy, tanggapin. Hindi mo isasubmit. Ngayon, paano tanggihan? Yun yung ituturo ko sa inyo. Paano gamitin yung waiver in your favor? Ayan, yung po yung structure. Kaya nga, yung mga susunod kong lecture na ilalabas ko rin ho sa aking members, meron ho akong tinatawag na denial game. Pang taxpayer ho yan. How to deprive the BIR to exercise their privileges, their rights. Tayo naman na magde-deny. Kasi habang dine-deny natin siya, lumalakas ho yung power ng taxpayer. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. Teka muna, i-discuss ko rin pala paano gumawa ng book entry, lalo na ngayon, marapit na ang April, book entry para ho yung entrada nyo sa libro ay hindi ho mali-mali. Kasi may mga Court of Tax Appeals decision, ang inatake ng Court of Tax Appeals ay yung pong book entry. Mali entry, mali yung taxpayer, then magbayad ngayon ng deficiency tax yung taxpayer. Naging tama tuloy yung BIR because of maling entry. I-discuss ko po sa inyo yan at malapit na po. Again, maraming salamat at shoutout ko lang si Marisa Jonas, si Roger Nueva at si Katax Maureen Brasa. See you later!